Hello mga Bex! Welcome back again sa ating channel! So in today's video, pag-usapan naman natin yung tungkol sa mga kape. Pero bago yan, meron ako i-share sa inyo. Noon, alam nyo na nag-stop ako sa coffee dahil sa aking acid reflux. Inatake po ako ng acid reflux. At the same time po, nag-LCIF ako, kaya nag-stop ako dun sa mga coffee na 3-in-1, yung mga nakaugalian na nating coffee na 3-in-1. So, dahil sa acid reflux ko at dahil hindi rin siya pwede sa LCIF, ako po ay sobrang coffee lover. Naghanap ako ng alternative na coffee na po pwede sa ganun. So, nag-switch ako to healthy coffee, mga Bex. Kaya naghanap ako ng mga coffee na mga herbal kasi alam ko yun na yung mga coffee na po pwede sa akin. Mga na-try na akong coffee, parang tatlong coffee. Pangatlo ito, yung coffee na to. So, maganda naman na nag-i-experience ko sa mga kape na yun. Kanya-kanya silang health benefits na binigay talaga sa akin. At the same time, isa pa lang dun sa kanila yung nagbigay talaga sa akin ng something para sa pag-weight loss ko. So, okay. Ito na nga mga Bex. Ultra Green Coffee. So, na-unbox ko na to. Naipakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ininom. At na-share ko na rin something about this coffee. Pero, magbibigay pa rin ako noonte. Ito kasing green coffee. Kaya tinawag siyang green coffee. Kasi unroasted coffee siya. Hindi siya yung typical coffee na kagaya ng coffee na nakikita natin na kulay itim. Hindi siya dumaan sa prosesong ganon. Sa pagpapaitim sa kanya. Kaya unroasted siya. As in, totally green coffee talaga siya. So, ibig sabihin, nagalaw yung kanyang chlorogenic acid. Chlorogenic acid na meron sa kape, yun yung ingredients na kailangan ng katawan natin pagdating sa weight losing or pagpapa-weight loss o pagpapapayat natin. Experience ko about this coffee, sa unang inom ko pa lang sa coffee na to, mga Bex, ang napansin ko sa kanya, hindi ka kaagad-agad gugutumin. Uminom ako last time, ang first day ng pag-iinom ko sa kanya, yun yung nag-unbox tayo, uminom ako sa kanya ng 11 a.m. Kumain ako ng 3 p.m. na. So, ganun kahaba yung time na hindi ako nagutom. So, ibig sabihin, nakokontrol niya yung gutom mo, tapos nakokontrol niya yun yung cravings mo. Kasi may experience din ng experience ni Daddy Chris. Share kami ni Daddy Chris, pero naubos na siya for after 10 days din, naubos naman. Pero kasi si Daddy Chris, mga 2 piraso lang din naman ang ininom niya. Tapos may time na hindi ako nakakainom, nakakalimutan ko. So, pero naubos namin yung coffee na to, mga Bex. Naubos talaga namin kasi ang sarap din naman ng lasa niya. Masarap yung lasa niya, matamis din naman siya, kahit stevia yung gamit sa kanyang pangpatamis, dahil matamis din naman yung halaman na yun. Tapos, hindi ka matatakot kung nag-diet ka kasi nga, hindi sugar yung ano, kasi yun talagang tinatanggal sa atin, di ba, pag nag-diet tayo, sugar. So, hindi sugar yung ginamit sa kanya. Hindi ka matatakot talaga gamitin siya kasi nga, herbal yung nasa kanya, herbal yung mga ingredients na meron sa kanya. Kaya, tapos mga powerful ingredients pa, mga powerful herbal pa. So, good talaga para sa health natin. Tapos, kung diabetes ka, ayun, pwede-pwede talaga sa'yo to. Kasi yung mga diabetes, minsan pinagbabawal sa inyo yung mga matatamis, maraming bawal, diba? So, meron itong bitter melon or yung palaya, yun maganda sa mga diabetic. Tapos, kung meron kang heart disease, yun, good itong kape na to. At saka meron din siyang Big 9. Yung Big 9, bihira ko lang talaga mabasa yun o makita sa ingredients ng mga coffee o kung ano man yung Big 9 na yun. Pero alam nyo ba yung Big 9, isa yun sa mga fruits na mataas yung antioxidant. So, maganda rin talaga yun na mailagay siya sa mga product na mga ganito sa mga coffee. Kasi nga, ang coffee, diba, naiuminom tayo ng coffee para sa antioxidants, para sa ageless. Kasi sabi nga nila, sabi sa nabasa ko, kapag mahilig ka sa coffee, parang hindi ka tumatanda, ganon. So, ewan ko kung tama yun. Ako mahilig talaga ako sa coffee. Ayan, so ayun na nga mga Bex. So, yun ang isa sa experience ko talaga sa coffee na to. Matagal ako nagutom. And sa 3 days ko na pag-inom, may nakita na agad ako na effect sa kanya. So, nag-kilo ako. Pakita ko sa screen. First kilo ko yata is 57.6. And then, after 3 days, nag-kilo ulit ako. Naging 57.4. So, ibig sabihin, may 0.2 na nabawas sa timbang ko. Ako kasi aminado ko matagal talaga bumaba ang aking metabolism o matagal talaga siyang kumilos. So, na nakainom
naubos na namin to, nagkilo ulit ako, nag-stall po yung aking weights. Di ba nag-exercise din ako, pero kahit na wala na ako kinakain, hindi na ako nagre-rise, hindi pa rin masyado nababawasan ng aking timbang, gawa po no na nag-gain po ako ng muscle. So, na-lose po yung aking fats, na wala po yung mga fats ko sa katawan, pero nag-gain naman po ako ng muscle. So, yung muscle po is mabigat din siya, para din siyang fats na nagpapabigat sa katawan mo. Pero, maganda po yun na mapalitan yung fats mo ng muscle. So, ibig sabihin, bumigat ako gawa nung aking mga muscle. So, yun naman ang kaganda, yun naman ang nagustuhan ko. So, ang sa akin naman kasi mga bes, sabi ko nga, ayoko naman talagang pumayat na, as in pumayat na pumayat. Ang gusto ko lang naman talaga is mabawasan lang yung aking timbang. Age and sa height ko, ang timbang na dapat na kailangan ko is 55 kilos lang. So, na-maintain ko siya dati, pero kung na-lockdown kasi, hindi ka nakakalabas, tapos hindi mo mabibili kung ano yung mga kakainin mo, ganun. So, kung ano yung mga nandito lang, yun lang yung makakain mo. So, mahirap kontrolin, lalo na nasa harapan mo lagi yung rice. Yun. So, nakakapag-rice ako, kaya umabot na naman ako ng 57. The start na naisipan ko ulit mag LCIF, dumating itong si Coffee. So, kahit papano nakatulong din siya talaga sa akin na makabawas ng onte ng aking timbang. Pero, ang gustong-gusto ko talaga sa kanya is mga time na hindi ka talaga, matagal ka talaga magutom. As in, super talagang matagal, hindi ka talaga niya gugutumin, hindi ka mag-crave, talagang, kunwari, iinom ka neto, empty stomach ha, iinom ka neto, walang laman ang tiyan mo. Basta uminom ka neto, walang laman ang tiyan mo, tapos 30 minutes bago ka kumain. 30 minutes o, kasi minsan hindi nasusunod yung 30 minutes eh. Kagaya ko ha, uminom ako sa umaga neto, tapos ang kain ko na is nasa alauna, alas dos, alas tres, hanggang ganun, tapos makakaramdam ka na medyo gutom. Medyo pa lang yun, medyo, kasi hindi kagaya na kapag ka wala ka talagang iniinom ng mga ganito, alas 12 pa lang gutom ka na, tapos alauna kapag hindi mo pa rin kinain yan, pagpapawisa ka na ng malamig. Ganun yung experience ko. Pero nung umiinom ako ng Ultra Green Coffee, alas 3, medyo pa lang yun, hindi pa yan sagad na gutom kasi kaya ko pa siya, pero ako mismo sa sarili ko, inaano ko na kumain ka na kasi nga masama na yan ha, sobrang haba na nang hindi mo kinain, dapat kasi talaga may laman yung tiyan mo. So, ayun yung experience ko sa kanya, hindi ako inatake din ng acid reflux ko, so walang palpitation, at the same time, maganda ang tulog ko din sa gabi. Parehas kami na experience si Daddy kasi tinanong ko rin siya dahil nga tinikman niya rin itong coffee na to. Gawa ng BMI nila, tapos kailangan niya talagang magbawas. 3 days yata yun bago nag-BMI, nag-start na siyang mag-coffee. Unang-unang start na nag-kilo siya, 58.1 siya. So, after 3 days, kasi kailangan na talaga nilang, sa BMI nila, kailangan kasi 56 kilo siya. Nung sa part na yun, papakita ko na lang sa inyo yung kanyang 57.8. So, malaki din niya nabawas sa kanya in 3 days, mga bek. So, ayun ang ano neto. Ayun yung experience lang namin dito sa coffee na to. Ang ganda niya for weight loss. Coffee lover ka, tapos gusto mo yung coffee na for weight loss mo, or mga healthy coffee, eto, go for Ultra Green Coffee. Okay na okay siya. Recommended ko siya for, para doon sa mga nagwe-weight loss na hindi ka talaga gugutumin sa kape na to. Pag-poop naman, sa pag-poop, okay naman, regular. Hindi siya yung tipong kagaya ng mga ibang coffee na kailangan mo talagang hindi umalis kapag uminom ka ng coffee na, mga coffee na ganun. Kasi nga, as in talagang ilalabas niya, eto, coffee na to, regular lang. Walang sakit sa tiyan, wala kang mararamdaman na kailangan mo mag-poop agad-agad. Hindi, makokontrol mo. Pero, everyday ka naman mag-poop. Walang feeling bloated na nalalabas pa rin yan yung toxin sa loob ng katawan mo. Pero, syempre, kailangan nyo pa rin ng maraming tubig para matulungan natin na mailabas yung toxins din sa loob ng katawan. Isa pa, hindi ko rin nabanggit sa video na yun, mga Bex, na FDA approved po sila. Halal certified sila at FDA approved sila. So, hindi ka matatakot mag-try ng mga ganitong coffee. At the same time, marami siyang health benefits. At isa pa, herbal coffee siya. Kaya hindi ka matatakot talaga. So, itong coffee na to, mga Bex, ay may mga kasama siyang superfood. Yun yung mga
most nutritional food on land. So, kayo naman ay medyo concerned about your calories. Ang calories per serving nito mga Bex, is 88 lang siya. Tapos, kung kayo naman ay into carbohydrate kagaya ko, ang carbohydrates niya, o glucides, 18 grams o 6% lang. So, okay na okay. Pasok naman na siya. Kasi ako mga Bex, kahit LCIF ako or low carb intermittent fasting ako, dirty LCIF ang ginagawa ko. So, ibig sabihin, hindi ako strict talaga. Kumakain pa rin ako kahit papano ng isang pirasong tinapay, ganun. So, dirty ang tawag sa, mapapansin niyo sa mga videos ko, bakit siya kumakain ng tinapay, bakit siya kumakain ng pancit canton, ganun. Pero, unti-unti lang naman mga Bex. Control mo na lang din yung sarili mo. Parang, kumbaga, in moderation lang mga Bex. So, don't be harsh on yourself. So, kung kapag gusto mo kumain, kumain ka, pero syempre, tingnan mo rin at in moderation pa rin, di ba? Kasi nga, nag-LCIF ka. Alam kong may mga maraming mag-react, lalo na sa mga nag-LCIF. Hindi tama yung ginagawa mo, ganyan-ganyan. Ako naman kasi ayokong masyadong dibdibin yung pag-LCIF ko kasi ayoko naman masyadong pagdamutan yung sarili ko kasi, di ba? Okay na sa akin yung kahit paano mabawasan yung timbang ko kasi alam nyo, kaya ako nag-LCIF kasi ayoko naman pong maging sexy, gusto ko lang po maging fit and healthy, pero paminsan-minsan, tumitikim ako kasi nga, ayoko pagdamutan yung sarili ko. So, gusto ko pa rin na nai-enjoy ko yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Habis, ang price na ito, ayan, ilalagay ko sa akin screen. Tapos, kung saan sa legit na mabibili, ayan, ilalagay ko rin sa ating screen. Baka kasi bumili kayo sa kung saan-saan at hindi legit, baka sabihin nyo, hindi, walang nangyayari sa inyo, baka sisihin nyo yung product, pero baka kasi hindi legit yung nabibilhan nyo. At isa pang tips mga Bex, kapag uminom pala kayo ng coffee na ito, hindi ito magic. Baka sabihin nyo sa akin na weight loss yan, pang-weight loss yan. Sabi, mabilis ka pumayat, pero bakit hindi pa rin ako pumapayat? Yes mga Bex, kasi ang coffee naman mga Bex, is hindi naman po yan magic na bukas, mapayat ka na agad. Alam yan sila nandito para sa atin, para tulungan tayo. Tulungan, ibig sabihin, nasa atin pa rin yung gawa. So, proper diet, tamang exercise. Syempre, kailangan pa rin natin mag-exercise. Kailangan pa rin natin pagpawisan. Kaya ako, nagla-light exercise ako. Hindi yung as in todo exercise. Andun lang ako sa standing workouts, mga ganon. Hindi ako yung talagang bonggang-bonggang pasabog na exercise, hindi ko po yung ginagawa kasi ayoko rin po na nahihilo ako pagkatapos mag-exercise, ganun. Ayoko yung maramdaman yung ganun na sobrang hingal na hingal ka, sakto lang, dun lang ako sa sakto lang mga Bex. So, ito, isa lang to sa mga product na makakatulong sa atin, pero hindi siya ibig sabihin na ito na lang talaga yung inumin nyo para pumayat kayo, di ba? nakakatulong lang talaga sila sa atin. Sa totoo lang mga Bex, ang dami ko nang tinikman ng mga herbal coffee. Kasi nga sabi ko nga sa nyo, nag-switch ako into healthy coffee, tapos ang dami kong gustong tikman, ang dami kong mga biniling healthy coffee, ganun. Pero never ko nang nilalabas sa inyo yun, kasi nga, hindi naman siya naging effective sa akin, or ibig sabihin, wala akong naramdaman sa kanila. So, mga tatlong kape lang yata yung nailabas ko dito sa channel ko, na yun talaga is umi-effect sa akin or nagkaroon ng something sa loob ng katawan ko na pwede kong i-share sa inyo. Once na naglabas ako ng video, once na naglabas ako ng mga review ko dito sa channel ko, ibig sabihin, recommended yun. At alam ko na benefits talaga kayo at alam ko na healthy siya kasi bukod sa FDA approved yung pinapakita ko dito, so hindi ka matatakot kasi approved siya ng FDA sa ibang mga certificate na talagang healthy ang mga coffee nights. Sa nga ito, sa nire-recommend ko sa inyo, gamitin nyo yung Ultra Green Coffee. Kung kayo ay nag-weight loss o talagang mag-i-switch kayo sa healthy coffee o gusto nyo coffee lover kayo, kaso lang may nararamdaman kayo, diabetic kayo o kaya meron kayong mga ibang sakit pa na hindi sa pwede sa coffee. So, try nyo mag-switch sa ibang coffee. Try nyo mag-healthy coffee. Try nyo mag- mga herbal coffee mga Bex. So, if ever na naghahanap kayo ng mga coffee na healthy coffee na ganun. So, ito isa sa mga recommendation ko sa inyo. Ang Ultra Green Coffee kasi itong Ultra Green Coffee na to, hindi siya yung
roasted coffee na nakikita natin, na normal coffee na nakikita natin na black siya, green siya, at the same time marami siyang mga herbal, mga ingredients na talagang magbe-benefit sa katawan natin. Pili na kayo dito kay Sis Gianluca. Meron siyang FB page kung saan kayo makakabili, saan kayo makaka-order, and meron din po siyang Shopee. Yes, kung ayaw niyo pong kung gusto niyo pong makatipid sa shipping fee, punta na kayo sa kanyang Shopee account kasi may Shopee account din siya. At hindi lang po ito yung mga binibenta niya, meron din po siya mga Daiso collagen, mga placenta, yung mga mahilig sa mga collagen, mga ganon. At dami-dami niya po nita doon. So, punta na kayo sa Shopee account niyo, hindi kasi FB page niya. I-flash ko sa screen natin para makita nyo yung legit na FB account kasi baka mamaya may gumawa na namang FB account na gaya-gaya ng mga taong ganyan. So, baka mapunta kayo sa mga maling tao. So, kailangan maging wise na tayo ngayon sa pagdating sa pagpipili o paghahanap ng mga bagay-bagay na para sa sarili natin. Okay, mga Bex? So, yun lamang ang aking mai-share dito sa kape na to. Thank you so much for watching. Chinare ko na kasi nga, ang tagal na naubos na yan. Tapos, hindi ko pa rin nagagawa. So, thank you so much for watching, mga Bex. And, I hope to see you guys on my next vlog, on my next review. Thank you so much for watching, mga Bex. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel Mayan Jossa. And also, huwag kakalimutang mag-subscribe na rin sa Royal Fam Vlogs. Thank you so much for watching. See you again my next one. Bye!